services and areas that we whose debts God has forgiven are expected to be just as generous to others. Be forgiving one another. We do what God does all the time for us. May the Lord touch our heart, hardened by hurt and bitterness. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have refused you in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, to pray for me to the Lord.
to God, Creator Lord, and ruler of all things, and that we may feel the working of your grace, grant that we may serve you with all our heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Thank you.
A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, none of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So then, whether we live or die, we are the Lord's. For this is why Christ died and came to life, that he might be Lord of both the dead and the living. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise. I forgave you your entire debt because
Sumayin niyo ang Panginoon. Ang pagpapatawad sa iyong panyayan ay pinapamanin ko sa atin ang buong kapal. Ang pagpapatawad minsan ay madugo. Ang pagpatawad mahirap magpatawad. Isa ko sa kaligayahan kung bakit ito mahirap magpatawad. Alam niyo kung ano? Isa sa mga kaligayahan na nahirapan tayo magpatawad ay dahil hindi tayo sanay magpatawad. Kahit na huwag isang magwalis, pero dahil hindi natin makasanayan. Pero dahil sa hindi tayo sanay magwalis, nahihirapan tayo magwalis. Ganon din ang pagpapatawad. Nahihirapan tayo magpatawad kasi bakit? Hindi tayo sanay na magpatawad. Yung panyayan ng Jesus sa ating ngayon-ngayon, palaging magpatawad. Masanay na magpatawad. Kasi baka nakalala natin, sabihin natin ay, Father, 76 times na ako nagpapatawad, isang ilan? Eh, sabi ni Jesus, 77 times. So, hindi po ito bilang. Yung pagpapatawad din ulit, walang bilang. Kasi po yung 7, yung common understanding natin ng 7-11, lucky 7. Sa mga Hudyo, ang ibig sabihin ng 7-11, complete, perfect, pag sinabi mo 7, and infinite, walang hanggang, hindi natatapos na pagpapatawa. Hindi natatapos na pagpapatawa. Yun ang araw na pinapahayag ko sa atin kung kapag. Kaya bahagi yun ako sa ay nawa ito ay duwag na po ng pagkaya ng pasimula natin ay mag-iisa buhay natin ang palaging pagpatawa. Papa, hayaan po natin na maging gabay natin sa ating pag-inilay ang unang pagparsa. Pagamat ito pareho rin naman ang tema na pinapamanin ko sa ating ipakayo sa araw na ito, pero hayaan po natin na unang pagparsa kasi sa aklat ni Propeta sila para magkaroon tayo ng magamanan ng pag-inilay na hindi bago yung pagpapatawa. Hindi lamang ito it has reached its fulfillment in Jesus Christ. Nagkaroon ito ng kaganapan, gawa ng aming pagpasakilos kasi siya mismo yung embodiment ng pagpapatawad. Pero yung pagpapatawad niya rin nagsimula pa sa lumang tipan. At maliwanag ito sa pinamanin ko na aklat ni Propeta Sira na naging bahagi po ng ating pag-inilay sa unang pagbasa. At ito rin po yung nais natin na maging gabay natin sa ating pag-inilay sa araw na ito. Una, balikan po natin yung ipanahayag sa aklat ni Propeta Sira. Lalo na lang po yung ginamit natin sa unang pagbasa. Mula po sa chapter 27 verses 30 hanggang chapter 28 verse 7. Ano sabi rito ni Propeta Sira? Pride and anger are hateful things. Sino ba gusto ang nagagalit? Sa wikang Tagalog, yung translation na ginamit, poor at pag-iingit ay dapat nakasuklaman. Sino ba gusto nagagalit? Diba kung isang sinasabi rin natin, hindi talaga
Pahinga po natin. Ayaw ng tao magalit. Pero bakit natin ginagawa? Sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng propesya naman, wrath and anger are hateful things, yet the sinners hugs them tight. The sinners hugs them tight. Ito ay ginagawa ng mga masasama. So, yung buot, dali, pagkakalaitin na rin, ay parang kay Propeta Sarakay, equals kasama. Kaya kung inyong makikita, dito mismo sa ibang mayroon natin, anong tawag po na Jesus doon ba noong na Jesus sa pamagitan po ng kalinaga sa panalita po ng hari doon sa alipin na kanyang pinatawad pero hindi nagpatawad ng kanyang kapwa-alipin, no? Anong tawag pa ang user ito? Wicked servant. Masama alipin. Inalipin ang tawag po. Masama alipin. Bakit? Hindi nagpatawad. Hindi nagpatawad. Kaya inulit na masama ang alipin. Kaya bahagi yun ako sa ipakita namin buot, dalit, pagkagalahitin, ay gawain ng mga masasama. So yung kinakailangan na iwasan mo, kaya may pumisan, kaya pumisan nagkakaroon tayo ng problema. Kapag po tayo ay nagkakalit, pumisan ka rin, ay dumisang kinakailang magalit bago magpasunod. Sana mabago natin yun. Ang kumisa tayo, kaya lang tayo para sunod kasi kinagaling na tayo. Sana sumunod tayo kasi pakitama yung pinagagawa sa atin. Hindi na kinakailang mabuti sa bali. Kumisa na tayo ay masaway. Kinakailang muna magalit yung nag-uutos sa akin bago namin gawin. Hindi, pinadapat namin ang puti ito. At naman ito, ganun din naman, huwag natin daanin sa galit para lang tayo makapagpasunod. Kasi kung isang din po, no, ay ito rin yung hapon. Pwede kaya natin mapasunod ang tao. Yung mga magulang sa kanilang mga alak. Halimbawa na lang, ang hindi ko nagagalit. Kasi yun ang kamisan eh, kapag tayo ay galit, yung seryoso. Kasi galit na eh, hindi. Dapat nakadetach yung galit sa ginagawa natin. At yung pagkain ay pinapayag mong pinapayag, dapat walang galit. Kasi bahagi yun ako sana ipinamanin ko sa improvise sila. Ito ay ginagawa ng mga masasamang tao. Alam mo ang sabi ni Propeta Sirach, the vengeful will suffer the Lord's vengeance, for He remembers their sins in detail. Yung mga nagigiganti ay paliwanag na kung saan ay hindi pinapayagan ng Panginoon. Pero ano sabi niya ang Panginoon? Vengeance is mine, says the Lord. Hindi dapat tayo magigante. Sabi bakit? Sabi ng kanilang ng profesor, magigantihan ka ng Diyos. In detail, hanggang na sa kauli-uli ang posible. Kaya bahagi yun ako sa iyo na ito po natin na pinahanayo ako sa atin. So ano yung mag-iawan ako sa aray pinamamanin ko sa atin? Father, kung ano kalimit ito, gusto natin, yung mga gawin. Sabi ko nga, maliwanag sa atin yung turo ng purgatory. Nandun yung katarungan. Hindi mo kinakita ikaw ang magbigay ng katarungan. Kung maliwanag sa atin natin yung
sa ayon sa kanyang pagkilos. Yan po yung kadalilan kung bakit tayo yung purgatorio. At sabi na rin ng iba yung iba, kasi kinakailangan mo may makita mo na disiplina. Disiplinahin mo. Pero dapat hindi ka nag-iigatin. Dapat wala yung sama ng loob. Wala ang dali. Wala ang hindi pagpapatawa. Dapat tamawarin mo kung ito man ay nais mo na ito ay mabigyan ng higit na disiplina. Ano po ang sabi ni Propeta Sira? Sabi niya po ni Tere, forgive your neighbor's injustice. Then when you pray, your own sins will be forgiven. Nakita sa Bible. Kaya kayo magpatawad. Nagagalit ang Diyos. Nagagalit na naman yan. Now, forgive your neighbor's injustice, then when you pray, your own sins will be forgiven. Your own sins will be forgiven. Alam niyo, bahagi yung ang pag-inis natin. Kalimitan din ako sinasabi ko ito sa mga pinapahiram ng Santo Holyo. Masusubukan ko yung pinapahiram ng Santo Holyo, yung nakakausap pa. Pero kahit na hindi nakakausap, binubulungan ko pa rin. Dalawa ko yung binubulung ko kalimitan. No? Una, nagsisisi ka ba sa nagawa kong kasalanan? Oo, ako, nagsisisi ka po sa nagawa kong kasalanan. Pangalawa ka mo yan rin. Meron na ba bang pinasasama ng loob? Pag sinabi na, wala ka, good. Kung may sabi na, mayroon pa, I will invite him or her, talent, patawarin yung taong nagkasala sa kanya. Patawarin ang taong nakagawa ng masama sa kanya o sa kanyang mahal sa buhay. Bakit? Sabagat, isa po sa pre-condition ng pagpapatawa ng kasalanan, it is the only condition na makikita po natin sa panalangin ng Ama namin. Narin, hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga nagawang kasalanan kung hindi mo pinatatawad ang kapwa. Limbawa ko, nakumpisa kayo lahat. Nakumpisa, Father, kinumpisa ko na lahat ng kasalanan ko. Mula na ako'y pagkabata. Pero dahil sa hindi mo pinatawad ang kasalanan, kahit na pinatawad ka na, babawihin ng Diyos ang kanyang pagpapatawad sa iyo. Ito yung nakita ko naman sa ibang elip. Nung pinatawad ka ng hari, yung may utang sa kanya ng 10 milyong piyerpeso. Pero nung napag-alaman ng hari natin, itong tao, itong kanyang alipin na may utang sa kanya ng 10 milyong peso, ay hindi niya pinatawad yung kanyang kapwa-alipin na may 500 piso na utang. Kaya ano ginawa ng mari? Binawi niya yung kanyang pagpapatawad. Pinambayaran ng alipin na yon hanggang sa kauwi-uwiang pusing ng kanyang pagkakautang. Kaya, sige po isa siya sa atin ng bata, ano ba yung pinakamalaki ng dahilan kung bakit ang pagpapatawad? Hindi ka patatawarin ng Diyos. Ginagapos mo ang mga kamay ng Diyos na ikaw ay patawarin. Kasi kahit ano kasalanan mo, pwede kang patawarin ng Diyos eh. Lumapit ka lang sa kanya.
Gusto na Diyos na patawarin ka, pero panagaling naman, hindi ka niya patawarin dahil lamang sa hindi ka nagpapatawad. Baligtarin mo natin, no? Sabi nga yun, anong kapangyarihan para mapatawad natin yung mga kasalanan ng mga tao na kasala sa atin? At ano, tao lang ako eh, hindi ako Diyos. Kayo nakukuha ng lakas para magpatawad. Ah, kasi pinatawad ka ng Diyos. Dahil sa pinatawad ko ng Diyos, may kapangyarihan ka na magpatawad sa tao na nagkasala sa iyo. Doon ka kukuha ng lakas sa pagpapatawad ng Diyos. Kasi yung pagpapatawad ng Diyos sa krus ay yun ang napakalakas na kapangyarihan na sa'yo na maghintay para magpatawad ka rin sa kapwa. Kapag hindi ka nagpatawad, ano ibig sabihin? Wala ang Diyos sa'yo. Kasi bakit? Sabi nga yun, to forget is human, to forgive is divine. Tanging lamang sa kapangyarihan ng Diyos tayo kapag magpatawad. Kaya ka kasama mo ang Diyos. Ba't hindi ka makapagpatawad? Wala ang Diyos. Kaya parang yun ako sa'yo makita po namin. Kumisa ko yung mga tao na nagpatawad ko ang God ay encounter God. Nagpatawad ka ng kasalanan ng kapwa. Makakatakbo mo ang Diyos. Sigurado mo natin ang Diyos. Kasi bakit? Kaya mo magpatawad ng pagkakasala ng kapwa. Kaya bahagi yun ako sa ngayon makita ko natin na maramdaman natin yung presensya ng Diyos ng kanyang pagpapatawad kasi bakit? Tumatagos hanggang sa pagpapatawad natin ng mga tao nagkasala sa atin. Kasi yun na yun, dumatawad yung biyaya ng Diyos ng pagpapatawad. Hindi lamang para sa atin, kunin sa mga tao nagkasala sa atin. Ba't natin nagagawa yun? Kasi nandun ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Nararanasan natin ang kanyang walang hanggang pagpapatawad sa atin. Hanggang dumun sa tao nagkasala sa atin. So, hiliin ko natin sa rato ng pagpapagpapag. Hiliin natin sa rato ng pagpapag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 p
ang presensya ng Diyos na palaging handa magpatawa.
Always pursue the path of penance and renewal. We pray. Lord, make our lives without remorse. May government and military leaders seek first the way of dialogue instead of armed confrontation so that our people may live and work in an atmosphere of peace. We pray. Lord, make our hearts similar to yours. May the families of the victims of extrajudicial killings, kidnapping, terrorism, and sexual abuse obtain strength to rebuild their lives and find people who can help them trust in human goodness again. We pray. Lord, make our hearts similar to yours. May we learn to implore God's mercy for our sins against creation that we have not acknowledged until now. We pray. Lord, make our hearts similar to yours. Look upon our wounded sons, Lord. Change our hearts of stone to hearts filled with love. Renew our afflicted spirit with your peace, O Holy Spirit, forever.